kasi masyadong nakaka-eye opener itong sinasabi ni Justice. Medyo mag-debate lang po ako ng konti. Brief lang po. Yung sagot niyo po sa aking tanong kanina ay nakakatawa man pero hindi nakakatuwa. Yung bang si Presidente, ganun ang sinabi, tapos nagbago, tapos sinisisi na yung bumoto sa kanya, how many millions? So what kind of leaders do we have, my dear friends? Ako po ay nalulungkot kung ganyan ang mga leaders na meron tayo ngayon. Ang ipinubulong ng ating professor dito, bakit daw ang Pilipino, wala na daw respeto ang ibang bansa sa atin. Lagi tayong binubuli, lagi tayong binubuli. Well, because of the kind of leaders that we have. Why do we allow this nation to continue on by voting so foolishly with leaders who cannot lead so well? Ako po ay natutuwa sa inyo na saludo ako. Ang tatay po ni Justice ay Ilocano, Tagapawa. Ang kanyang mother, Tagantite. Pero lumaki siya sa Davao. And Davao is Davao, mga kapatid. Duterte country yan, pero si Justice lumalaban kay Duterte. Pero tayo, kinakot lang tayo ni Duterte. Minura tayo, wala na tayong masasabi. You know, let us raise the level of awareness of every Filipino. Amen, amen. Character ito. We need to be proud that we are Filipinos. E pag hindi tayo nagbago kapalit, election na naman next year. Pag nasuhulan na naman kayo ng pera. Ako nagsasalita ng ganito kasi alam niyo naman, tumakbo akong party list, nasuhulan din ng pera. Tumakbo ito. Dati, si UP graduate attorney Agnes, long time friend ko yan, tumakbo rin sa Senate. Wala din. And these are the kind of leaders. Well, ano lang, nag-i-air lang ako ng ano, na sama na. Thank you. Pero hindi naman galit si Bishop. Hindi naman, hindi naman. Mapamahal ako yan. And it should be the chief chef who will preach the kind of amendment that's going to be in the national government. We will find that the chief chef should be party chief chef program or activity machine in amending the constitution. We will encourage the chief justice to write briefly how it will appear in the constitution. Thank you. At siguro sa final words, wala na tayong oras at yun lang natin ang conclusion at saka yung final words ng ating associate.